persona non grata. La persona non grata. La persona non grata. Persona non grata. Parang yan ang thing ngayon ng ilang mga local officials na nabuisit dun sa drag performer. Yung nagbihis na sa Reno tapos nag-rock sa masong na ama namin. Actually, pati yung ostya, nakatawan mismo ni Kristo para sa mga mananampalataya, pinagtripan din. Grabe. Kaya maraming na-offend, maraming nagalit, maski hindi katoliko ha. Pinarindigan ng drag performer yung ginawa niya. Mukhang pushing the boundaries of art ang peg. Nausong-uso ngayon sa mga kabataan, sa mga millennials at younger. Well, here's the thing. Malaking bahagi ng buhay ng mga Pilipino ang relihiyon, ang pananampalataya. At kahit hindi ka naniniwala dito, you cannot deny, invalidate, or mock their faith experience. Maraming deboto ang Nazareno, hindi lang sa Maynila, kundi sa iba't ibang panig ng Pilipinas. May makikita ka replika ng Nazareno o yung Jesus na pasa ng krus sa maraming kalye. Yung FB page na lang ng Quiapo Church, 3.8 million ang followers. Umaapaw ang simbahan kapag Biyernes, araw ng Quiapo. Yung ama namin naman, well, unang-una, nasa Bible yan. Tinuro yan ni Kristo sa mga apostoles nung nagtanong sila paano daw dapat magdasal. Sa misa, yan ang simula ng communion rite. So dasal yan bago magkomunyon. Something na sacred sa mga Katolikong Pilipino. Tapos bigla may makikita kang TikTok video na pinagtitripan yung ostya. So of course, maraming nagalit. So far, at least 12 localities na ang nagdeklarang persona non grata yung drag performer. Mga syudad, munisipyo at probinsya. Ibig sabihin ng Latin, unwelcome person. So ano ba itong persona non grata? Unang-una, yung mga deklarasyon na yan ay galing sa mga city o municipal council or provincial board. Ito yung mga sanggunian na legislative branch ng local government unit. At ito lang yata yung iilang instances na nalalagay sila sa balita ha. Pero technically, hindi batas ang pinasan nila. Mga resolusyon nito na nagpapahayag ng opinion o sense ng mga miyembro ng konseho o mga bukal. Therefore, although unwelcome na daw yung drag performer sa kanila, eh wala namang pulis o tanod na haharang sa kanya sa boundary o sa ilalim ng welcome arch if let's say pupunta siya sa Cebu City, sa Coron o sa Dinagat Island. Actually, may ilang celebrity na rin ang nadeklarang persona non grata before. Example, si I.I. De Les Alas at yung batang direktor ng Pro Marcos Productions. Gumawa kasi ng parody si I.I. ng mayor ng QC, si Joy Belmonte. Eh nagalit yung city council kasi raw binabo yung seal ng Quezon City. Actually, gayang-gaya, saka marami natawa eh. Si Ramon Bautista rin kinundena ng Davao City matapos mag-joke na hipon daw yung mga babae dun. Kinda misogynistic kasi. Hindi lang mga kapwa Pinoy ang napersona nun grata. Noong 1998, kinundena ni ERAP at ng City Council of Manila si Claire Danes dahil sinabi niya sa iba't ibang international magazines na nanlilimahid at marami raw ipis at daga sa Maynila nung time na yon. Binan lahat ng pelikula niya sa sinehan. Where is the lie though? Pinakamalala na yata yung nangyari kay Alec Baldwin noong 2009. After niya mag-joke sa David Letterman show na kukuha daw siya ng Pinay mail order bride. Binilakli siya ng Bureau of Immigration kahit nag-sorry siya. After magalit ni Senator Bong Revilla at mag-threaten na ipadideklara siyang persona non grata. Napikon sikap dun sa Hollywood star eh. Pero ang persona non grata, ginagamit talaga ng mga gobyerno sa mga diplomat na nang abuso ng diplomatic community o kaya naging security threat. Nasa Vienna Convention ito at usually susulatan ng gobyerno ang isang bansa na undesirable na yung mga diplomat nila. Tapos may deadline para umalis sila. As for the drag performer, well, hindi naman siya diplomat. Mahirap mag-ban ng kapwa Pilipino. May freedom of movement tayo kahit gaano ka pa kagigil o na-insulto sa ginawa niya. Pero if there's one thing that we can learn from all this fiasco, kailangan handa tayo sa magiging consequences ng lahat ng ginawa, ginagawa at gagawin natin. At hindi lang to applicable sa drag ha.